kapartner, ano ito, category ng 35 to 45, male category. Hawak ni Cap ngayon ang camera. Siya yung naging overall third dun sa category nila. So kung titingnan natin, banayad lang ito dahil ang simula talaga hindi doon sa pinaka gym kundi doon sa may tulay. Kapag nalampasan na yung tulay, doon na yung pinaka gun start. So ito na yung tulay. Ito na, simula na. Ang nangunguna dito ay si Sir Tamayo o si Partner Tamayo, yung taga Baggao. At yung siya yung naka blue. Tapos sinusundan siya nung naka red na si Doktor si Doc o si Partner Doc ng Clangaria. Tapos sinundan siya ni Partner Rainier ng CAC, yung kagrupo namin. Tapos itong sumunod, hindi ko kabisado yung pangalan niya, pero nanalo din ito eh, fifth ata ito. Grabe yung trangkuhan nila. Siguro tumatakbo ito ng halos 40k 40k PH. So nangunguna sa ngayon yung naka blue, tagabagaw siya. Chineck ko yung profile niya, ano pala siya, parang ex abroad ata. Medyo nag-recover tong isa. At napansin ko dito sa dalawa, nag-uusap sila. So ibig sabihin baka magkakilala tong dalawa. At meron na rin ano, nag-breakaway. Check natin kung makakatagal siya. So ito sa punto na ito, nag-breakaway si Sir Tamayo. At medyo nanghina yung isa, nag-recover muna. So bumalik siya sa likod. Sinusundan lang siya ni Doc. Doc Luther Guard ata ito, yung partner natin sa Claveria. At madalas na itong nagka-champion. Nung last time, nag-champion siya dito sa Baggao sa category niya. Tapos naglaro din siya sa Lasam, nag-champion din siya doon. So ito yung napapansin, nag-uusap sila. Ito ata yung sinasabi ni Cap na parang 5 versus 1. So limang magkakilala, tapos si Cap yung nag-sumusunod sa kanila. So ito, sumingit si Van Lim, si Partner Van Lim, ito naka-green. Ano to, Team Igig. Ang sabi niya, hindi naman daw siya sumali dun sa category, pero tinry niya na makipagsabayan. So nagtrangko ngayon si Van Lim. Tingnan natin kung makakatagal siya. Pero yun na nga, hindi siya nakakatagal, kaya nahahabol na rin siya. Hindi siya makasingit dito. Ayan na nga, makikita doon sa reaction ng katawan niya. Medyo may konting delay na. So pagod na to si Sir Van Lim. Kaya yun, nag-fade na rin siya. Tingnan natin tong dalawa.
palagay ko itong nag-iingay. Ito ata mga Marshall ata ito. So dito sinubukan na mag-break away ng si partner na tumayo ng banggaw, pero wala, hindi siya nilulubayan ni Doc. Ito ano to, mahabang rough road dito, pero rolling lang naman kaya kayang kaya. Dapat marunong ka lang maghanap ng magandang daan kasi malalaking bato dito. So, posible na mabaliktad ka rito. Ayan, may mga nahabol tayo na nauna. So ito yung category ng either ano ito, 25 to 35. Ayan, itong nag-iingay, sa tingin ko escort ito, either dito sa dalawa. May motor na nag-iingay dito. At ayan na, pumapalakpak yung ano. Pumapalakpak si Sir Tamayo. Hindi ko alam kung anong sign na yan. Ayan, ito mahaba itong rough road na ito. Sinubukan niya ano, mag-breakaway. O binanata na naman niya. Dito sila malakas eh. Siguro sanay na sila o maaring dating niruruta na nila ito kaya alam na nila yung ano, yung daan. Ayan, nagsasalitan sila o nagsaswapping sila. So after mag-attack ni Sir Tamayo, ni partner Tamayo, sumunod naman si Doc. Ano talaga ito, may mga putik-putik dito kaya dapat alam mo kung nasaan yung magandang daan kasi kung hindi, pwede kang ma-shoot doon sa butas. Ito, daan na ito ng ano eh, mga traktor, kahit motor, halos lahat, parang highway siya. Ito na po, biglang nakahabol dito yung, alam mo, kasama ito ni Sir Labugen. Pero hindi ko alam anong totoong pangalan niya. Kaya pasensya na po, damit niya nakasipo. So isa lang yung grupo na nagsisipo na damit. Ito yung grupo ng mga Tagalalo, bikers. Kasama na dito yung triathlete na si Sir Labugen. Nako! Delikado to, kaya nagsisigaw si Cap na magpreno kasi eto, itong sasakyan na to medyo loko-loko, biglang nasa gitna, kaya delikado. Ayun o, muntik nang mahulog sa kanal si Cap. Nakakatakot.
Kaya tuloy pati yung screen natin nagka-dumi-dumi. Tumama siya doon sa mais. Ayun. Dito din ako muntik na mabaliktad yung imbornal na yon. Pag hindi mo alam yon at wala kang sinusundan, nako, pwedeng bumaliktad ka. Ayun, may humahabol, di ko rin kilala. Ewan ko lang kung anong pangalan niya, yung partner natin na siklista. Hindi ko siya kilala, pero hopefully pagka tumagal, makikilala din natin to pag napanood niya yung video na ito. So grabe, ang bilis ng takbuhan nila. Ayan, may nahabol tayo na isang biker ng Piat. Si attorney ata yun. Merong isang member ng Piat Bikers na si attorney. Hindi ko lang alam din yung pangalan niya, pero alam ko attorney siya. Ang ganda ng ano eh, ang ganda ng daan. Para bang pure nature siya. Kaya dapat matibay-tibay din yung bike mo dito, grabe. May mga biglang drop. Kaya ingat-ingat lang talaga. Ay, makikita nyo, magkabilaan, palayan na yan. Wala nang katao-tao dyan. So, ibig sabihin, kapag wala kang kasama dito at nasiraan ka, goodbye. Talagang, ano, uuwi ka na magtulak. Di mo alam kung ilang kilometro yung lalakarin mo dito. Unless na may mga dumadaan dito na sasakyan. Pero sa time na ito, nung nagka-karera kami, halos wala kami nasalubong dito. So mostly yung mga dumadaan dito, mga farmers lang din. So ito nakahabol, ito nakablue. Kanina ano to eh, nagpunta sa likod. Ito merong putik. Ayun yung mahirap pagka pinasok mo yung putik na yan, pwede kang ma-shoot. Pero dito, umiwas siya. Yun nga lang, umangat ata yung paglagyan niya ng tubig. Kaya napahinto siya. Either umangat or natanggal, nahulog. Kaya yun, naiwanan. Bagong putik ka na naman. Pero yung time na dinaanan namin ito, yung last time na race, grabe ang putik nito. Kasi yung time na yun, mga November, ano yun, maraming maulan yun, kaya sobrang putik. Pero ngayon, nagkataon na mainit, kaya solid yung kalsada. Pero meron pa rin mga area na maputik. Grabe yung ano nila, yung takbuhan nila, parang ako yung nanggigigil eh. Ang bilis eh. Alam ko hindi bumababa sa 30 to mga to. Ayan, nakita niya biglang lipad, biglang taas. Ito, putikan na naman to. Kaya, ayun oh, grabe. Nakakatakot. Pwede ka mag-slide dito. Ayan yung camera natin, napuno ng putik. Buti na lang eh, visible pa rin yung lens, kaya nakikita natin. Ayan po, isa sa mga problema. Delikado sa mga bikers. Ayan, nagsisigaw na sikap. Dahil meron namang marshal na, or yung ano, isa sa mga group siguro. Sumasabay kasi yung sasakyan eh. Kaya delikado. Maliit lang yung ano dito, one way lang ito. Kaya pag may dumaan na isang sasakyan, yung chance na makasingit ka, medyo mahirap. Ayan. Yung biglang drop oh. Boom. Buti na lang nakanda siya ng preno. Naiwan tuloy siya. Ayan na naman, panibagong drop na naman, oh.
Dapat matibay-tibay yung ano mo dito. Yung bike mo, hindi pwedeng sumabak ka dito na hindi condition. Wala kalating ruta pa lang, wala na, wasak na yung bike mo. Pati gulong mo dito. Dapat matibay-tibay. Eto, nangunguna ngayon yung naka-block. Ito, hindi nagpapahuli ito si Doc eh. Ayan, may mga sumasalubong ng motor. Nakakatakot. Walang mga nagagayad ng marshal. Tapos eto, nahabol na naman dito yung isang taga Piat bikers na naman. Actually, ang pinakamalaking delegate dito, yung mga taga Piat. Ang dami nila. Pero hindi pa yun lahat eh. Marami pa sila. Hindi pa daw lahat sumama. Ito, ano na to, hindi na siya rough road. Pero magmukha siyang rough road kasi maraming alikabok o maraming mga buhangin sa daan. Tapos ano yan, putol-putol, may buhangin, meron yung wala. Kaya ingat din pag biglang ano, biglang bagsak. Ayan po, halos walang ano eh, walang recovery, dire-diretso lang. Sa bagay, ano ito, rolling naman, kaya hindi ka masyadong malaspag. Ang ano mo lang dito, kalaban mo dito, yung tagtag, sakit sa pet. Pag hindi maganda yung saddle mo dito, talagang bibigay din yung pet mo dito. Ayan po, unlike yung dating race, walang mga marshal. Ito, merong marshal doon sa mga crossing. At least alam natin kung saan tayo pupunta. So ito, mahabang ano ito, mahabang semento. Kaya masarap mag ano dito, mag breakaway. Ayan po, sabi nga ni Cap dito, kapit is life. Kapit lang, hindi niya nilulubayan tong nauna. Ang binabantayan niya dito si Doc, itong nakapula, kasi talagang dating ano na to, dating nananalo dito. So usually ang style dyan kapag kumakarera ka, dapat alamin mo yung mga kalaban mo, sino ba yung malakas, sino ba yung parabang sino ba yung usual na lumalabas sa karera. Kasi kung ganun, ayun yung dapat bantayan mo. Lagi mong babantayan yun, either sa likod ka lang or dapat malapit ka lang sa kanya. Kasi kung sakaling lumayo yan, pwedeng mag breakaway at hindi mo na makita, wala na, kuha na niya yun. Ito, maganda yung bike ni Doc dito eh. Ito yung madalas na nakikita kong bike niya. Look. Hindi ko alam pa anong model to. Look na 29. Ayan na po, titingnan nyo dito, tinayuan ni Doc kasi mukhang bumagal yung nagtrangko. Ayan, nag-attack siya. Ngayon, sinundan naman ito nung naka-blue. Ito yung taga-Baggao. So, matake siya dito. Kaya naiwan yung isa yung naka-black. Hindi ko alam kung anong pangalan doon. Siguro next time malalaman din. Ayan, may nasalubong tayong nasiraan dito na taga-team ng Tugegaraw. Yun yung mga unang na bitawan.
kasi ano yun, 15 to 25 years old na male. Sa female kasi ano lang, dalawang category, 15 to 25, 15 to 35, tapos 35 and up. Si Bing, napasok siya dun sa 15 to 35, pero actually yung taon niya, kung ilang taon siya, yung edad niya, 13 pa lang yun, kaka-13 pa lang niya. Nakiusap kasi ako na baka pwedeng sumali si Bing. Pinayagan naman. Ito po, dinikitan lang ni Kap dito. Baga, never na nagtrangko si Kap dito eh. Kapit lang talaga. Ayan na po, isang marshal dyan. Siya yung nagbibigay na ano dyan, ng pagkain or inumin. Ito yung isang problema ng race. Ang hirap maghanap ng ano, ng mainom. Wala masyadong water station. Ayan, pumasok po yung nakasipo. Ito, actually, itong nakasipo na to, ito yung pang fifth ata. Ito yung nakakuha ng fifth place. Ayan, tinatry niya magtrangko. Yun ang pagkakamali niya kasi nangyari, doon siya sa kabila, solo niya. So, sa lubong niya lahat yung hangin. Mas maganda sana kung pumasok siya doon sa likod kahit papano may konting drag. Yun nga lang, nandun siya sa gilid, sa kanya lahat yung hangin. Ang hindi pa maganda doon, sa lubong siya doon sa ano, posible na may sasakyan doon, delikado. Ayan po, pumasok siya. Magandang idea yung ginawa niya. Pero medyo heavy ata siya. Naka-heavy siya, so pwede siyang maubusan dito. Itong part na to may mga ano dito eh, yung bitak-bitak sa daan, kaya dapat talaga ano, yung iba in-scout na nila ito eh bago mag-race, kaya alam na nila kung ano yung dapat iwasan. Pero sa bagay, naka-MTB ka naman, hindi ka masyadong ano, apektado doon. Ayan po, may naka 7-11 na nadaanan, hindi ko alam kung anong pangalan niya, siguro under sa category ng ano yun, 15 to 25. Mukhang nagre-recharge dito si Doc ah, kumakain. Ayan, parang ano, kanina nakatrangko tong blue na to. Nagpalit na, so ang exposed ngayon sa hangin si ano na, si Sipo o yung Tagalalo. Tingnan natin kung tatagal siya. Narinig nyo yan, may nagsisigaw ha. Ibig sabihin, ano yun? Baka yung nasa likod, napagod. Nilalabas lang niya yung hangin niya. Ayan na po. Nangunguna ngayon yung nakasipo. Pero medyo bumagal yung ano, bumagal yung takbo. Baka pagod na rin siya. Ayan, bumitaw din siya. Ayan, tapos kung papansinin mo, nakita niyo yung sign, nagsinyas na sa gilid daw kasi parang medyo ano, medyo hindi maganda yung daan. So ayan na naman, gumanat na naman, bumilis na naman yung trangkuhan eh oh. Pero hindi naghihiwalay itong apat, actually marami pa to sa likod, kaso lang wala tayong camera dun sa likod, kaya hindi natin makita yung action doon sa likod. Grabe. Kung papansinin natin itong takbo na ito, talagang pang race. Ayun po, may nahabol tayo. Naka-giant ata ito, pero hindi natin alam kung anong team siya. Thank you.
napansin niyo yung signal niya, ibig sabihin pinapauna na si Cap dito, mukhang naubusan siya, so recover muna siya. Ayun ang maganda kapag taga rito yung nauna, yung nagtatrangko, alam na alam niya kung ano yung mga dadaanan, hindi ka maliligaw, hindi katulad nung sa amin, yung sa female category, yung sinamahan ko yung anak ko, ako nagkaligaw-ligaw kami, tatlong beses ata kaming naligaw. Ito, ang ganda ng teamwork ng dalawa, hindi ko alam kung magka-team to eh, pero kung titingnan mo, parang magka-teammates sila eh, nag-uusap sila. Po, buti na lang meron yung ayan po, kung mapapansin nyo ayan, sabi niya palit na ulit ng trangko, pero si Cap wala, kapit pa rin. Yun yung maganda dito sa dalawa na nasa harapan, nag-uusap talaga sila, parang may strategy. So ano yan, part ng race yan, or minsan kasi sa race ano yan, kapag may nagtrangko tapos pagod na siya, eh tinatawag niya yung ano, yung mga nasa likod na pumalit, kasi kawawa din naman siya, kahit hindi mo ka-team yun, dapat magsasalitan ka ng trangko, mahirap yung lagi ka lang nakakapit. Eto na po, papuntang, parang umikot kami dito, parang papuntang San Jose ulit ito. Ito yung bagong lang tulay, medyo masama yung daan dito. At merong maliit na overflow bridge dito. Yun ang nakakatakot. Ayun, no? Katulad yan. Oops. Kung may sasakyan na naman na nakaharang. Yun ang delikado. Buti na lang pinastop itong mga sasakyan na to. Pero kanina medyo delikado yun. Ayun po, may nakasingit. Di ko alam kung sino to. Ah, taga Tuguega raw to. Andyan dyan, iba. Itong isa, itong naka-block na ito. Ito yung alam kong taga-Tuguega raw. Ayan, sama ng daan dito. Kaya pag napunta ka sa gilid dito, wala. Laglag ka dyan sa ilog. Ayan na po, may napansin kayo doon na nagtuturo sa kaliwa daw. So dito, yung isa, itong naka-block, naka-recover na rito, ayan, gumanat, tapos sinundan ulit nitong naka-sipo, alam ko tagalalo to, ayan, gumanat na naman. So yun nga lang, medyo aggressive itong naka-sipo, kaya gusto niya, napupunta siya sa harapan, yun ang problema, parang nagagamit siya tuloy doon sa harapan. Kaya dapat ganito eh, ano, babayaan mo lang yung nakatrangko doon. Sabi nga ng iba dyan, kapag kunwari, ayan, katulad yung nag-usap sila, dapat ata magpalit ng trangko. Ayan. So, ayan, sabi niya palit. Ayan, yun yung maganda. Kaya yung ibang mga riders dyan, yung sumasali, tapos nagtatrangko sila, tapos ayaw pumalit yung nasa likod. Nagagalit yung mga yan pag hindi pumapalit. Kaya dapat, ano din, kahit magkalaban kayo, dapat may teamwork pa rin kayo. Doon na lang sa dulo kayo magkalabo-labo. Maga, sino sa inyo yung may lakas pa doon sa dulo. Kaya dapat dito, pag trangko, kunwari, nag-trangko ka ng mga, sabi natin, mga 2 minutes, dapat papalit ka rin. Hindi mo pwedeng ituloy-tuloy yung trangko kasi baka mamaya, ubos ka rin. Dapat share-share ng ano, trangko. Ayan po, may mga nadaanan tayo mga bikers dyan. Kasali din yun. Ayan yung mga nauna. Ito, bumibilis yung takbo na ito. Ayan po. So, medyo parami na mga riders yung mga nadadaanan natin. So, ito yung mga sumasali dun sa
race din, pero sa ano siya, yung category ng 15 to 25. Ayan na po, bumibilis na naman dahil ano to, semento. So pag sa semento, parang mas magaan siyang dalhin kumpara doon sa trail. Ito, medyo nuyumuyuko na itong ano eh. Mas tagalalo yung sipo. Papagod na rin to. Haba din ang tinrangko niya eh. Ayun, nagsisigaw na naman. Palit. Palit na naman daw. Ayun oh, nagtaas ng kamay. Ibig sabihin, may sinisenya siya. Ito, hindi na naman maganda yung daan. Medyo nag-recover itong mga ito, kaya tingnan nyo, nagwatak-watak pa. So ibig sabihin, wala pang nag-a-attack dito at nagre-recover lahat. So ayun na po, at rumangko ulit yung taga-lalo. Medyo bumilis na naman yung takbuhan. Naubusan na naman siya. So papalit na naman tong naka blue. Ah, pero hindi binigay eh. So siya pa rin yung nakatrangko. Medyo pagod na rin dito si Cap. Napapaano na rin eh. Papahinga ng malalim. Bumaga na naman dito yung takbo. Posible na ano ito. Nagre-recover na rin yung nasa harapan. Ayan. Kung mapapansin nyo, tumabi na siya. So, ibig sabihin, pwedeng pagod na siya. Or nagpapapalit na ng trangko. Grabe. Halos walang ano eh. Halos walang bumibigay sa tatlo. Po, ganyan ka ano yung daan ng Sabagaw, parang merong biglang hindi magandang daan, kaya sobrang delikado po kapag lalo na yung ibang mga riders dyan na hindi masyadong umahawak sa manabela, delikado. Yeah, medyo pagod na siguro tong nakasipo, kaya nagpalikod ulit siya. Tama lang yun na ano, na pahinga muna siya kasi kanina pa siya nagtatrangko eh. Unless na kaya pa niya. So dito may bagong ano, nakapasok doon sa grupo. Hindi ko alam kung sino to eh. Nakasuot din siya ng blue. Pero merong white siya sa taas. Parang ano, parang style ng ano, jersey ng Placido Valdez jersey.
Grabe na yung ano dito, yung daan. Sobrang alikabok na, kaya tingnan nyo yung screen. Halos wala tayong makikita. At ano na ito, tanghali na ito. Binitawan ata kami ng mga 8:30. So, posibleng nasa mga 9 o'clock na ito, kaya tarik na rin yung init. Mainit na masyado. Ayun, panay na refill na rin. Nag-recharge na po. Kasi talagang mainit. Mangyari dyan, ma-dehydrate kapag hindi ka umiinom ng tubig dito. Ayan na naman po. Hindi ko alam kung ano itong naka-pick up. Meron naman siyang karga na rider. Madalas suminto siya eh. Kaya delikado. So, ayan na po. Nakawala na ata dito si Doc. Kaya itong tatlo na lang yung naiiwan eh. Hindi ako sigurado. Ayan, meron na namang sasakyan. Sumisigaw si Cap dito. Ako, either hindi ko na napansin kung nasaan na si Doc dito eh. Either nasa likod or nakapag-breakaway siya. Medyo malapit-lapit na to. Kasi ito yung dinaanan namin noon na talagang mahabang rough road to. Nag-skip lang yun kanina dahil hindi na-record, pero itong part na ito medyo siguro nasa 20 kilometers away. 20 o 30 kilometers away from the finish line. Marami ding mga nanood eh. Hindi ko alam kung alam nila. Pero meron yung mga part na dami ring mga nanonood. Ang ganda ng gulong nito. Ayan, sikap kapit lang talaga. Tapos ito, isa na namang Piat bikers ito. Hindi ako nagkamali. Hindi siya Piat bikers. Sa ano to, sa ibang category to. Itong nakarel. Dito nawala na si Doc. Palagay ko nasa likod lang siya. Tapos ito may mga nadaanan tayong riders. Ito yung mga nauna.
alam ko taga Iguig ito, itong naka black na ito. Ito si CJ. Ayun, basta CJ ang pangalan niya. Grabe, oh. Ano yun, ah? Rough road yan. Mahabang rough road ito. Ito yung dinaanan namin na may mga pangit dinadaan ito. Tapos liliko ka. Pagkaliko mo, may mga nagbibigay ng tubig dito. Ayan na po. Ito yung nagbibigay ng tubig. Pero si Cap, hindi siya kumuha ng tubig. At saka yung ibang mga kasama, hindi na kumuha ng tubig. So, yung mga naubusan ng tubig, sila yung kumuha. Kaya naiwan sila ngayon. Yan, dadaan ka dun sa tulay na walang railings na naman. Ayan, pansinin nyo yung nakamotor na nagbiblink na yan. Ayan, nagbibigay ng tubig yan. So, isa yan sa group na nagbibigay ng tubig doon sa grupo. Ayan, nagkukwentuhan sila kung ilang kilometers na lang. Mas alam kasi nitong ano eh, itong nakablo dahil alam ko taga Bagaw to. Bumilis na naman yung takbuhan. Dahil ano to, maganda, bago yung daan dito, parang bagong simento. Pasensya na kayo kung natatakpan yung sa camera kasi medyo pagod na rin dito si Cap. Sabi nga niya, basta kumapit na lang ako, nauubusan na rin daw siya. Ayan, meron tayong nadaanan na isang Ubat Rider. Alam ko si Joel ito. Si Joel Maribay. Isa rin yan sa malakas na ano, mag MTB. Pero balita ko na siraan ata siya.
Hindi ko alam kung naputol yung kadena o basta merong nangyari sa kanya sa daan kaya naiwan siya. Ayan, sumisigaw na. Ibig sabihin pagod na yan. Ayan, mapapansin mo din sa balikat nung naka-blue. Medyo pagod na rin siya. Grabe. Haba nito mga kapartner. Ano ito? 70 kilometers. Siguro ang trail nito nasa mga 60 to 70%. Tapos yung semento nasa mga 30% lang. Ayan po, may ibang rider na naman tayo nadadaanan. So dito, ano na to eh. Medyo alam mo na kung sino yung mga leaders. Ayan, yung tulad nyo, no? Ayan, may kumukuha ng tubig. Yung paglagyan ng tubig, itong nakamotor na ito. Ayan, may nagbibigay ng tubig. Kaya walang problema sa kanya yung tubig. Naka-giant talon pala ito. Pare-parehas ng pagod to kasi mahaba eh. Mahaba yung ruta talaga. Yung usual na race pag MTB, ano lang siya, yung mga 40. 40 to 50. Ito ano, 70. With ano to ah, with ahon. Ito, medyo malapit-lapit na to. Kasi nadaanan namin to. Pero dito, mahabang rough road na naman to. Ayan, katulad nyo, no? Oh, kamuntik na naman. Kamuntik na naman. Dahil hindi tinitingnan yung naka-pick up na merong mga biker sa likod. Dapat laging nakatingin yan. Bawal yung magsiswerve kasi delikado. Ah, katulad yan. Yung pick up na yan, dapat mag-stop muna yan. Dahil mas lalong kawawa yung mga riders sa likod. Ayun, no? Dapat medyo mag-minor siya kasi delikado talaga yan. Sobrang alikabok at the same time eh, delikado maipit yung mga biker. Grabe yung sigaw ni Cap. Ayan na po, medyo dikita na naman ulit. Oh, may isang nakaubat pa ito. Ubat si Joel ulit ito. Nakaano pala siya, nauna pala siya kanina. Nakahabol pala siya. Kita niyo ang haba ng rough road na yan. Pero sa tingin ko mukhang bagong ano to, grader. Ibig sabihin bagong linis ng daan na ito kasi napapansin namin nung dumaan kami dito, medyo makinis pa. Hindi ganun kalaki yung mga bato. Po, grabe na yung ano, yung alikabok sa screen natin. Halos wala nang makita. Tapos kung mapapansin nyo dito sa right side, meron ng tubig or meron ng ilog. So ibig sabihin malapit na tayo dun sa hot spring kasi itong source ng tubig na yan, yan yung hot spring, galing sa hot spring. Kaya yun, pag ganyan nakikita natin, malapit-lapit na tayo doon sa finish line. So ito na naman, oh, meron tractor na, oh, hindi tractor, siya parang trailer na muntik na namang umarang. So dapat sana kapag ganitong mabilis yung takbuhan, merong sumasabay na motor para maghahawi doon sa mga sasakyan na ano, na humaharang. So itong way na to, papunta na to doon sa mismong hot spring. Kaya mapapansin nyo may nag-iba, hindi na palay kundi
puro mais na dahil pabundok na ito, paakyat na ito. So yung magkabilaan puro mais na. Tapos meron dito ng ano eh, bagong inaayos na daan. Kaya yun, no, makikita nyo na may mga heavy equipment na nakapark sa gilid. At meron pang ano dito, nag-aayos talaga ng daan. Pag dinaanan mo, grabe, lulubog yung gulong mo. Ayan na, simula na yung maakyatan. Kaya alam mo na pabundok na ito. Wala na, nagbiminor na lahat. So medyo recover muna. So ngayon, ang leading ngayon, itong naka-blue, si Sir Tamayo ata ito. Tapos itong sumusunod, si Joel ito. At yung si Sipo, yung Tagalalo. Medyo nakawala na yung, ano, nakapag-breakaway na yung dalawa. Pero okay lang. Eh, ito si Cap naman, ano, walang problema, kayang-kaya. Ayun po, may isang rider na naman ang nasiraan dito. Hindi natin alam kung sino. Naglaylo na naman to. Medyo bumagal. Ayan po, may mga nahahabol na tayong mga riders dito na ano, na nasa ibang category. Grabe, alikabok dito. Eto, maraming ano to, pa-liko-liko na daan na dito. Ayan po, meron na naman tayo nadaanan na rider na siguro nasiraan yun. Kaya mabagal sila o nalaspag na. Ayan ulit, oh, ayan, may nagbibigay ulit sa kanya ng tubig. Kaya yun, walang problema. Laging na-refill. Ayan, oh, pinanligo pa niya. Oh. Ice water. Kawawa dito yung walang ano, walang nagbibigay ng tubig. Yan po mga akyatan na ito, na part na ito. So hanggang dito lang mga ka-partner. Pasensya na kayo, hindi na record lahat. Naubusan ng baterya. Pero yung resulta dito, ayan, first si partner natin sa Claveria, si Doc. Tapos second itong, alam ko taga Bagaw ito eh. Si Sir Tamayo, second. Tapos third si Cap, yung nagdala ng camera. Tapos, fourth itong naka-sipo. Yung, hindi natin kailangan, hindi ko alam kung si Labugin ito o ano, tsaka panglima, yung kapartner din natin sa CAC, kagrupo natin, si Serenier. So, si Serenier, hindi nakuna ng video ito, ibig sabihin nakabuntot lang ito. Sabi nga niya, kapit is life. So, ayan po, yung dalawa na kagrupo natin. Itong naka-pink si Cap, tapos itong naka-Giro di Colombia si Rainier, o partner Rainier. So hanggang sa muli mga ka-partner, abangan nyo yung susunod na race namin, Tawi, Peña Blanca, Cagayan. Hanggang sa muli, peace.
Nice, Doc. Nice, Doc. Kasama mo. Pag-ilag mo. Nice. Nakasal yan. Nakalook yan. Ha? Doc. Doc. Pangalawang, ay, pang ilan mo na yan dito? Dapat tanggalin yung number sa baba. Eh napaghalata na, na nabibisto. You know. Smile naman dyan. Picture mo kayo dalawa, pre. Picture mo kayo dalawa. Para meron tayong ano, si AC. Oh, kiss na. Bastos. Bastos. Ayo, bakit? 1, 2, 3. Libero. Ibang kulay ang damit. Usapan, pink. Sira nga yung pink ko, di ba? Yan ang bagay ng Grace. Ah, yung nag-ano.